Hi guys, welcome back to another vlog. So nakita niyo naman na sa title kung ano itong vlog na to, guys. I want to share with you na nakakuha ako ng multiple entry visa for Australia, guys. I am so happy kasi simula nung nagka-deny tayo sa Korea, 'di ba? Pag nag-apply ako ng visa, hindi talaga matanggal sa akin yung kaba ko na baka ma-deny ako. Pero ngayon, guys, I'm so glad na nabigyan tayo ng multiple entry visa for Australia. So sa vlog na ito, guys, i-share ko sa inyo ano nga ba yung pinagdaanan kong application process, 'di ba? Ano-ano yung mga requirements na ni-ready ko. Lahat-lahat ng 'yan i-discuss ko sa vlog na 'to para if in case na interested din kayong pumunta ng Australia and mag-apply ng visa, at least makatulong itong vlog na 'to sa inyo, no. So tara, guys, simulan natin, i-share ko sa inyo ang aking Australian visa application journey. Okay. Bakit nga ba ako nag-apply ng Australian visa, guys, no? Number one, naisip ko kasi sobrang fresh pa nung application natin sa Korean Embassy for visa, no. Kakakuha ko lang din ng mga requirements ko. Naisip ko, bakit ako mag-apply pa ng another visa? Total, super fresh yung mga requirements ko. And konti na lang idadagdag ko, pwede na akong mag-apply ng ibang visa. So nag-research ako, saan ba magandang pumunta? Siyempre gusto ko yung country na hindi pa natin napuntahan and yung malayo-layo naman sa Pinas. So nag-isip ako ng Schengen visa. Pero sabi ko, baka hindi ko pa kayanin yung Schengen visa kasi ang daming requirements, daming ipiprint, ganyan. And nag-search din ako, ano ba yung isa sa mga pinakamadaling visang kunin? And lumabas kasi itong Australian visa, guys. Nag-isip din ako US visa kaya, kaso parang ano, tinatamad-tamad pa ako sa ganun sa US visa or Schengen visa. Ayun, and nung pagka-research ko kasi, guys, nakita ko na isa din yun sa pupuntahan ni Taylor Swift para sa Eras Tour next year. So, sabi ko, baka sakali, kung may visa ko, kumakuha ako ng ticket, edi baka nood tayo. Pero kung hindi naman, at least magka-visa ako and makapunta tayo ng Australia. Next reason is, nakita ko, nag-research ako sa Australia ngayon. Winter pala ngayon, guys, ngayong July, August nila. Winter season, kaya malamig doon. Kaya sabi ko, if in case na mag-desisyon akong pumunta ng Australia this August, edi winter yung aabutan nating panahon doon. Anyway, yan yung mga rason, guys, kung bakit ako nag-decide na, sige, itry natin yung Australian visa application. Nag-research na ako, guys, ano nga ba yung mga requirements sa Australian visa application. Makikita niyo yung mga requirements, syempre saan pa? Sa website ng Australian Government, Department of Home Affairs. Ilalagay ko yung link sa description box below, guys. Click nyo lang yan para makita nyo yung mga requirements. So, mag-share din ako ng screen dito para makita nyo. One moment. So, ito, guys, kapag kinlik nyo yung link, dito agad kayo i-direct sa website. Kung makikita nyo, ito yung Tourist Stream Apply Outside Australia. Visitor Visa Subclass 600. So, kung kagaya ko kayo na wala akong any connection sa Australia, gusto ko lang talaga mag-apply ng Tourist Visa, dito tayo papasok, guys. Sa Visitor Visa Subclass 600. So, pakita ko lang sa inyo ng mabilis to, guys, para may idea kayo. Pero, para mas madalian kayo, nilista ko sa Excel lahat ng kakailanganin ninyo. Pero, pakita ko sa inyo to para at least, diba, may idea kayo kung ano yung nasa website. So, before you apply, ayan, check your passport daw, organize health examinations, or get help with your application. So, dito, ang ginawa ko lang is yung check your passport. Kailangan valid siya, tapos, diba, hindi siya mutilated, hindi siya expired. Itong organized health exam, wala akong ginawa dyan. Get help with your application, wala akong ginawa dyan kasi ako naman yung nag-process ng application ko. Step 2 is gather your documents. So, show steps natin, provide accurate information, identity documents, so nakikita dyan, national identity card, proof of change name, marriage or divorce certificate. Yan. Next, yung genuine visitor documents, itemized personal bank statement for a 3-month period, payslip, audited accounts, tax records, etc., etc. Tapos, a letter from your relative or friend in Australia inviting you to visit. The letter could state, ayan, tapos your plans while in Australia, proof that you have reasons to return. Next, character documents, tapos, tell us you are getting help. Ito, wala din akong nalagay dyan kasi ako naman ang nag-process. Additional documents for applicants requesting a longer visa. Hindi ko rin kailangan yan, so hindi ko siya ginawa. Additional documents for applicants under 18, hindi rin ako dito. Tapos, prepare your documents.
translate, kailangan dapat naka-English, no? Yung mga non-English. Pero yung mga documents natin dito sa Pinas, mga English naman. So, hindi kayo magkaka-problem. Tapos, scan or photograph. By the way, dito sa Australian Visa Application, guys, ang maganda sa kanila, online ka lang mag-a-apply. Dito lang sa website ng Australian Government, ipapasa mo lang lahat ng requirements dyan, and kukunan ka nila ng biometrics, and that's it, may decision na. So mamaya, i-discuss ko pa yan further. Next steps is apply for the visa. Provide accurate information, apply online, log into IMEI account, attach documents, submit family application together, tapos pay the application fee. Tapos after you apply, ayan na, travel na, biometrics, attach more information kung may hiningi sila, mistakes on your application, ayan. Tapos, visa outcome. Ngayon, pakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pin-repair kong documents. So again, ang steps ay gagawa ka ng IMEI account mo doon sa Australian Government website. Kapag meron ka na doon, next step mo ay prepare mo na itong mga requirements mo. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nakapula. So itong mga nakapula, ito yung mga section na kailangan mong punan doon sa IMEI account mo. Number 1, evidence of current employment or self-employment. Ang pinasa ko dyan, guys, is yung COE na galing from HR. Tapos, yung evidence ko ng YouTube channel. So, ito, nag-screenshot lang ako ng YouTube channel ko. Dito ko siya nilagay. Next, evidence of planned tourism activities in Australia. Ito, guys, gumawa ako ng travel itinerary ko. Required ito, katulad sa Japan visa application, kailangan mong gumawa ng itinerary, no? So, ganun din dito. Next, cover letter. Katulad ng ginawa ko sa Korean visa application, gumawa din ako ng cover letter dito, guys. In-explain ko dito kung bakit ko gustong pumunta ng Australia, ilang araw ako magsistay, and nilagay ko rin kung ano yung nilagay ko sa Korean visa application na I'm a travel content creator sa YouTube, inattach ko yung mga evidence ng YouTube ko, ganon, Instagram ko. So, yun yung ginawa kong cover letter. Next is yung travel document. Ang pinasa ko dito is yung passport bio page. Anong ginawa ko, guys? Pinicturean ko lang yung passport bio page ko. Yun ay inattach ko dito. So, nasa sa inyo kung picture or scan. Pero sa akin, wala man ako scanner. So, nagpicture na lang tayo, guys, sa phone natin. Next is yung national identity document. Dito ko naman inattach yung PSA birth certificate ko. Yung picture ng driver's license ko, front and back. Tapos, picture ng national ID ko na front and back. Next is yung evidence of applicant's previous travel. Ito, guys, pinicturean ko lahat ng pages ng passport ko. Tapos, inattach ko dito. Kasi makikita dun lahat ng mga stamps natin sa mga countries na napuntahan natin. And yung mga visa natin, di ba? Andun yung visa natin sa Japan na dalawa na. So, yun, evidence kasi yun ng previous travel. So, pinicturean ko lahat yun dun. Tapos, inattach ko dito. Next is yung evidence of financial status. Kumuha ko ng bank certificate and bank statement sa BDO branch. Shoutout ulit kay Ma'am Pinky and team sa pag-provide ulit sa akin ng bank cert and bank statement. BIR2316, guys. Nakuha ko to sa HR namin. And ito rin yung ginamit ko sa Korean visa application ko, diba? So, ayun. Kaya nga sinabi ko kanina, diba, na hanggat fresh pa yung mga documents ko, gusto ko siyang i-utilize. Next is payslips from April, May, June, July. Apat na buwan yan, guys, sinabit ko sa kanila. Katunayan na sumasahod ako, diba? Next, credit card statements. Since e-copies naman yung mga credit card statements ko, guys, in-screenshot ko yung mga yon, sinama ko sa inattach ko dito. Next is yung ORCR ko, guys, sa Toyota. In-scan ko yon kasi parang ang hirap picture ng ORCR, malaki siya. So, in-scan ko siya, tapos sinama ko sa attachment dito. Tapos, yung buyer's information ko ng house and lot, sinama ko rin dito. So, ayan lahat ng mga documents na pin-repair ko, guys. Kung tutuusin, marami talaga siya. Pag pin-rent mo yan, siguro mga ganito kakapal yan. Pero, since online application, lahat ng to ay soft copies lang, guys. Ngayon, nasa sa inyo, kung may maisip pa kayo na gusto nyong idagdag sa mga bawat section dito, pwede naman, guys. As long as feeling nyo is makakatulong yun sa visa application nyo, sige, pwede nyong idagdag. So, next naman, guys. After ko makomplete itong mga ito, nagbayad na ako ng application fee. So, ang visa fee na binayad ko ay 191.92 Australian dollars. Ang katumbas yan sa peso ay 7,026.29. So, ito, guys, yung timeline, no, ng ginawa ko. July 21 ako nag-lodge ng application sa website.
The same day, naka-receive ako ng email requirement to provide biometrics. So, ganun pala yun, guys. Akala ko, tapos na yung application process sa pag-submit ko online and pagbabayad ko ng visa fee. Hindi pa pala. After nun, the same date, naka-receive ako ng email from them na required ako mag-provide ng biometrics. And may instruction naman doon. And apparently, isa lang ang accredited partner dito sa Philippines ng Australian government para kumuha ng biometrics. Yun ay ang VFS Global. Ito guys, naririnig ko na itong VFS Global na to kasi sikat na sikat to pagdating sa mga visa processing, visa application, sa mga Schengen visa. Alam ko, via VFS Global nagpo-process sila. So yun guys, the same day, nagbook ako ng appointment kay VFS Global. Ang next available appointment nun is July 24 na. So July 24 ako nagbook, 8 PM yung binook kong time. So maganda naman guys kasi susundan mo lang yung step by step doon sa email nila. Tapos pag in-link mo naman yung link ng VFS Global, meron din doon step by step process ng pagbubook ng appointment para makuha yung biometrics mo. So July 24, pumunta tayo ng VFS Global para makuha yung ating biometrics. Super bilis lang ng proseso doon guys. Ang bilis ko nga naka-uwi eh. Tapos nagbayad ako ng around 800 pesos no as a fee para doon sa pagkuha ng biometrics. Then after nun, the waiting game begins. So July 24 guys hanggang August 4. August 4 kasi lumabas yung visa ko guys. So parang 2 weeks siya no. Although nabasa ko sa internet na may mga na-approve daw ng within 5 days, 6 days kanyan. Pero ako guys, tumagal ng 14 days or 2 weeks. Kaya isipin nyo yung kabakon no, na araw-araw iniisip ko, ano kaya nangyari sa visa application ko sa Australia? Bakit walang reply? So yun pala guys, bago ko pala na-receive yung visa ko, syempre araw-araw ako nag-check sa IMEI account ko, no? Nakalagay dun sa IMEI account ko na nire-require ako magpasa ng Form 54 Family Composition. Hindi kasi ako nakagawa nito guys, kaya ginawa ko siya. Yung Form 54 Family Composition, ilalagay nyo lang doon yung listahan ng mga immediate family mo. And address nung pamilya. So, nilagay ko sa akin immediate family, si mama, si papa, and si sis. Tapos, yung mga addresses. Tapos, inattach ko doon. So, yun lang guys ang hiningi. Kaya, sinasabi din dito sa Australian government website na mag-check ka palagi ng IMEI account mo. Kasi, sasabihin doon kung may kailangan kang ipasa. And, mag-check ka rin ng email mo. Kasi, kagaya nung sa biometrics, diba? Doon ko na-receive sa email. Then, come August 4, 11:50 AM, na-receive ko ang visa grant. Kabang-kaba ko, guys. Kasi nakita ko yung email, yung Australian government visa grant notice. So, visa grant notice. So, parang naisip ko na, oh, nag-grant yata ako ng visa. So, ayun nga, guys. Nung pagkita ko and pag-open ko, tanan, ayan, granted tayo ng Australian visa. Teka, buksan natin yung in-email sa akin mismo. Ito yung visa grant natin, no? Application status, visitor subclass 600 granted. Visa conditions 8101 no work, 8201 maximum 3 months study. Ang date of grant natin ay August 4, 2023 and must not arrive after August 4, 2024. Length of stay natin is 3 months from the date of each arrival. Tapos ang travel ay multiple entries. Kaya super happy ako guys. Kasi ibig sabihin for a year, pwede tayo magpabalik-balik ng Australia and pwede tayong magstay ng 3 months from the date of each arrival. O diba guys, ang galing. Kaya, ayun. Thank you so much, Australian government, for granting me a multiple visa. And rest assured that I will go there as a tourist only and I will not overstay. So yan, nakuha natin ang multiple entry visa natin. So ang nagastos ko guys ay more or less 8,000 pesos. No? Saban nyo na yung gas natin papunta pabalik sa VFS, pero for sure, maliit lang naman yun. Huwag na natin siyang bilangin. So yun guys, more or less 8,000 pesos kung gusto nyong makakuha ng Australian visa. So that's it guys for this vlog. Again, I'm so happy na nakakuha ako ng Australian visa. And nagpaplano ulit akong kumuha pa ng ibang visang pwede nating makuha para anytime na maisip natin na mag-travel, eh, hindi na tayo mahirapan at mahassle kumuha ng visa hanggat fresh pa yung mga requirements natin. So, that's it guys for this vlog. I believe na i-share ko naman na lahat ng mga pinagdaanan kong proseso, lahat ng mga requirements na ipinasa ko, and kung magkano yung binayad ko, lahat ng yan na i-share ko na sa vlog.
na ito. So, kayo guys, diba, try nyo rin kasi kung gusto nyo rin makapunta ng Australia, pala nyo, ma-approve din kayo, diba? Kung ma-deny, di try lang ulit, diba? Wala namang masama kung itatry natin. So, that's it guys. Before ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Banquisho on Facebook, at JM Banquisho on Instagram, and at JM.Banquisho on TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next visa application journey vlog. Bye!